July 2021, inumpisahan ng Diocese of Cubao ang paghahanda para sa synodal consultation. Salamat sa maagap na anunsyo ng obispo ng kalagitnaan ng Hunyo. Kahit wala pang opisyal na dokumento, pinamunuan na ng Diocesan Consultation Team ang preliminary assemblies sa mga bikaryato. Sa pamamagitan ng Zoom meetings, agad na ipaalam ang synodal consultation na gagawin sa mga parokya. At kahit lockdown pa, excited ang lahat na mag-mobilize ng makakasama. Nang dumating na ang Vademecum, masinop na inihanda ang mga facilitators at note-takers sa bawat parokya. Pinag-aralan ang 10 tema. Isinalin ito sa Tagalog para mas madaling maunawaan. At sinanay din sila sa proseso ng spiritual conversation, ang itinakdang pamamaraan sa consultation. Sinikap ng Diocese of Cubao na abutin at pakinggan ang mga nasa laylayan ng lipunan, lalo na ang mga taong hindi palasimba. Bukod sa mga parish leaders at active parishioners sa mga organizations, ministries at BEC communities, kabilang din sa mga dumalo ang former OFW, non-Catholics, trans-parochial communities, PWDs, donors, LGBTQ+, kabataan, senior citizens, prex graduates, barangay officials and workers, at mga naninirahan sa lansangan. Marami ang naiiwan sa paglalakbay ng simbahan, mula sa mga marginalized sectors, mga bata at kabataan. Nakakalungkot na may ilang ayaw makilakbay dahil sa masamang karanasan sa kaparian. Sa mga tahanan, pangarap na lamang ang sama-samang paglalakbay dahil halos hindi na nagkakasama-sama ang mga miyembro ng pamilya. Para maibalik ang nasirang tiwala sa kaparian, dapat lumabas sila sa kanilang comfort zone at makilakbay sa kanilang kawan. Sa pamilya naman, mahalaga na bigyan sila ng spiritual accompaniment upang manariwa sa kanila ang kahulugan ng simbahan. At para sa mga iba't ibang samahan sa simbahan, kailangan nang iwanan ang group mentality o pagkakanya-kanya at yakapin ang kultura ng pagiging pamilya sa parokya. Sa gayon, maghihilom ang sugat ng pagkakawatak-watak at diskriminasyon. Tila nawawala sa parokya ang mapakinggan ang pangkaraniwang tao. Lumabas sa konsultasyon na may mga paring nakikinig nang sa kanilang kaibigan at lider? Dahil dito, may mga nawala ng tiwala at sumama ang loob. Ang simbahan, umpisa sa pari, ay dapat nakikinig kung nais nitong magpatuloy na maglakbay ng sama-sama. Ang pari ay dapat mangunang makipag-ugnayan para mapakinggan ang hinaing ng mga tao at malutas ang mga suliranin. Mabisang pamamaraan, ang spiritual conversation para lumalim ang pakikinig at pag-uugnayan, lalo na sa mga BEC communities. Napapansin sa parokya na ang may katungkulan lamang ang parang may karapatang magsalita. Gayon din, ang magkakagrupo, sila-sila lang ang nag-uusap. Kapag hindi kakilala o kagrupo, natatakot nang magsalita. May mga nag-aalangan dahil baka sila ay mapuna o mapahiya. Saan nang gagaling ang ganitong takot at pag-aalangan? Nakaugat ito sa malungkot na kalagayan sa parokya na karamihan ay hindi pa rin magkakakilala. Parang estranghero sa isa't isa. Ang mga parishioners ay dapat may malalim na kamalayan bilang isang pamilya o sa parokya. Magkakakilala at may pagkakapatiran. Isang pamayanan na nararamdaman ang sense of belongingness. Ito ang layunin ng BEC dahil magkakapitbahay, magkakakilala sila, at malapit sa isa't isa, nagdadamayan sila. Ang prex ay ganito rin ang layunin, magkakapatiran at may belongingness sa parokya. Ang banal na misa ay itinuturing na pinakamahalagang pagdiriwang sa parokya. Dito nararamdaman na kapiling ang Diyos sa paglalakbay. Malaking epekto sa mga tao ang pandemya.
sa kabila ng mga virtual na misa, hanap pa rin ang actual na misa. Wala daw kapalit ito dahil sa tunay na presensya sa banal na Eukaristiya. Nakakabahala nga lang na mas marami na ang bilang ng mga hindi nagsisimba. Kailangang mahilom ang mga Katoliko sa panglalamig na ito. Sa pamilya dapat mag-uumpisa dahil dito nagsisimula ang paglalakbay. Bahagi ng spiritual accompaniment sa kanila ay tungkol sa pagmumulat sa mga magulang na tungkulin nilang magsimba kasama ang mga anak. Ang simbang pamilya ay matagal ng programa ng diocesis na dapat ipinagpapatuloy sa mga parokya. Gayon din ang mga street masses. Dapat itong ipinagpapatuloy lalo na sa mga nasa laylayan. Sa kabila ng maraming grupong gumaganaw sa parokya, hindi gaanong nararamdaman ang pakikibalikat sa pananagutan o yung tinatawag na sharing of responsibility dahil umiiral pa rin ang pagkakanya-kanya. Kailangang mahilom ang mga grupo mula sa kulturang ito. Dapat malinaw sa kanila na sila'y napapabilang sa parokya, napapasakop dito at nakikibalikat sa common mission nito. Ang ugnayang barangay at simbahan ay umiiral sa mga parokya upang mapatibay ang relasyon at pakikipagdayalogo ng simbahan sa lipunan at pamahalaan. Gayunman, nais natin na mapalawak pa ang pakikipag-usap, lalo na sa mga kabataan, mga mahihirap, at mga malalayo sa simbahan. Ilan sa mga usaping nais na makipagdayalogo ng simbahan ay tungkol sa ilegal na droga, kahirapan, aborsyon, pagkasira ng mga pamilya, pagkalat ng fake news, korupsyon sa pamahalaan, money at sex scandals sa simbahan, at eleksyon. Dito papasok ang paghubog sa panlipunang katuruan ng simbahan. Ang pakikipagtulungan ng simbahang Katolika sa ibang religious denomination pagdating sa social services ay mas mapalalakas sa tulong ng ecumenical dialogue. Ilan sa mga activities na maaring gawin dito ay ecumenical prayer services for peace at outreach programs. Ang karanasang makukuha mula sa pakikipagkaisa at dialogo sa ibang denominasyon ang lalo pang huhubog sa ating pagiging Katoliko, lalo na sa mga kabataan. Ang otoridad sa parokya ay madalas na nasa sentro lamang sa kura paroko, hierarchical and authoritative. Ito ang pagsasalarawan mula sa isang parokya. Eksklusibo sa halip na inklusibo. Ngunit kapag may mga empowered lay leaders sa parokya, lumalawak ang pakikibahagi sa panunungkulan at mas nangingibabaw ang mas mabuting pagpapasya. Kailangang mapag-ibayo ang inclusivity sa parokya, kabilang ang mga kabataan at mahihirap na pamayanan sa konsultasyon bago gumawa ng mga desisyon. Dapat ding hubugin ang mga laiko sa pakikipagdialogo at pakikilahok sa usaping panlipunan at pampolitika kahit pa ito ay pagmulan ng pagkakahati-hati. Ang discernment, pangingilatis, mabuting pagpapasya ay kinakailangan sa pagpili ng mga pinuno sa parokya at sa mahahalagang desisyon. Kaakibat ito ang pakikinig sa mga tao at sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, malaki ang pagnanais na magkaroon ng partisipasyon, konsultasyon at transparency sa mga desisyong ginagawa sa parokya. Ang pagdaraos ng parish assembly o community reflection ay mabisang paraan upang maraming makasama sa discernment process. Hinggil dito, mahalaga na sanayin ang mga parish leaders sa prosesong ito. Magkakaiba ang interpretasyon at pagtanggap sa proseso ng synodality, gayon din kung paano isinagawa ito. Ang tensyon ay nagmumula sa dalawang panig. May otoridad ang pare na magpasya at meron din namang pagpapasya ang nakararami o communal discernment. Kailangang pag-aralang mabuti sa diocesis kung paano mapag-uugnay ang dalawang panig at kumilos na magkaagapay sa paglalakbay tungo sa isang direksyon at misyon.
Maging simbahang nakikinig. Ito ang hamon sa Diocese ng Cubao matapos ang synodal consultation sa mga parokya. Totoo ang mga kwento nila. Tayo daw ay lagi lang naririnig. Pero madalas namang hindi nakikinig. Hindi ito marites. Hindi maikakaila ang resulta ng consultation. Kitang-kita ang malayong agwat ng simbahan sa mga tao, lalo na ang mga nasa laylayan. Ramdam natin ito nung nakaraang halalan. Masakit mang aminin, ngunit ito ang totoo. Dito tayo nagkulang at nagpabaya. Kung saan tayo nadapa, doon din tayo babangon. Sa pagtatapos ng synodal consultation, ang Diocese ng Cubao ay bumabangon sa hamon na maging simbahang nakikinig. Ito ang inspirasyon ng Espiritu Santo sa atin. Umpisa tayong makikinig sa parokya, sa pangunguna ng mga kura. Babalikan ang mga issues na kailangang linawin, ayusin at hilumin. Sa bawat pagpupulong, magiging bahagi na ang spiritual conversation. Lahat ng pag-uusapan sa pulong ay pagninilayan at ipagdarasal. Kahit magtalo-talo, matatapos tayong nagkakaintindihan at nagkakasundo. Ang bawat meeting ay maging moment of discernment at para marinig ng malapitan ng mga nasa laylayan. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan sa mga pamayanan. Maraming hinaing ang dapat tugunan. Babawi tayo sa kanila. Ano man ang ating mga pagkukulang. Sa Diocese, pakikinggan natin ang lahat ng panig, maging ang hindi kapanalig, dahil lahat ay kasama, kasali at kasalo sa paglalakbay. Kapag dinidinig ang lahat, lalo na ang nasa ibaba, magiging mabuti at mabisa ang pangangasiwa dahil pinakikinggan ang bawat isa. Nagiging tapat ang pag-uugnayan at lalong lumalawak ang pagtutulungan. Sa pagpaplano at pagdidesisyon, dapat may ganito lagi tayong konsultasyon. Ang Diocesan Synthesis ang magiging gabay sa patuloy nating paglalakbay. Ganito natin babalangkasin ang susunod na Diocesan Pastoral Agenda. Tara na at makinig. Mabuhay ang Diocese ng Cubao.